everyone, this is Sir Marvin Bertido. So before we start solving problem, consider subscribing to this channel. Thank you so much. So for the problem that we're going to solve today, this is about basic soil properties and weight and volume relationship in soils, no? So this is the problem. A hand curved sample of soap-saturated clay has a volume of 104 cubic centimeter and weighs 172 grams. If the oven-dried weight is to be 117 grams, letter A, compute the volume of voids in cubic centimeter, letter B, compute the void ratio, and letter C, compute the specific gravity of soil. So, ilista muna natin all the given in the problem. So, here class, nakalagay, a sample of saturated clay has a volume. No? So, class, this volume is the total volume, so this is equal to 104 centimeter cube. We also have here the weight, no? Sabi dito, it weighs 172 grams. Alright, so the total weight is 172 grams. Now, there's also a given here, sabi, oven dried weight, no? So, this is W sub S, or weight of the dry soil, no? So, this is 117 grams. Alright, for letter A, we are asked here to solve, no, the volume of voids. So, to solve the volume of voids, no, isipin natin, no, saan ba natin siya pwedeng makuha. So, we can think na pwede natin gamitin yung general formula natin for the total volume, that is the volume of the soil solid plus the volume of voids. No? So, pwede natin to maisip na gamitin. Kaya lang, problema dito, wala tayong V sub S. Tama? Wala tayong V sub S. Meron tayong total volume na given. Tama, yung V sub S lang, yan yung magiging problema natin sa natin siya pwedeng kunin, no? So, isip ka pa, so kung hindi natin to pwede gamitin, isip pa tayo ng pwede, no? So, baka pwede rin natin gamitin yung mga basic soil properties natin na involve yung V sub V dun sa general formula nila, like yung void ratio. Diba yung void ratio natin, ang general formula natin dito ay V sub V over V sub S. So, kung ito yung gagamitin natin, again, problema yung V sub S dito kasi di natin alam kung saan natin siya pwedeng makuha. Taba? So, yung E naman, ito, ano rin to, problema kasi hindi rin naman siya given. No? So, isip ka pa, baka meron pa tayong ibang pwedeng gamitin. So, how about yung ano, yung porosity? Diba yung porosity natin, that is V sub V, over the total volume. Tama, this is the general formula. So, meron tayong total volume. Ang problema na lang natin is yung N, no, or yung porosity. So, paano ba natin, or ano ba yung pwede natin gawin para makuha yung N? No? So, actually, pwede natin kunin yung E. No, try natin isolve yung E, baka mapalabas natin. No, and kapag napalabas na natin yung E, may relationship kasi yung E at N. Tama, so pwede natin masolve yung N. So, try natin, saan kaya natin pwede kunin yung E? Alright, so, plus, since ano, no, balikan natin tong problem, no, kasi baka meron tayong nakaligtaan na given, no. So, plus, nakalagay dito, may clue na binanggit dito, eh. Sabi, a hand-curved sample of soft saturated clay. So, class, nakalagay dito na saturated yung soil sample natin. Diba, class, kapag saturated, alam naman natin na yung degree of saturation niya ay 100% or 1. Tama. So, plus, gagamitin din natin yan, yung degree of saturation na yan, no? Na yan ay given, na ang S natin ay equal sa 1. Ngayon, class, paano ba natin masosolve yung E? Baka, class, pwede natin gamitin yung mga derived formula for unit weights natin, no? So, since ito ay saturated, no, try natin, class, yung derived formula for saturated density. No, ang formula natin for saturated density class, yung derived formula ay G sub S, tama, plus E. So, SE ito, no, kung may degree of saturation. But since fully saturated ito, so yung S natin 1 na yun, no, so di na natin siya sinama. Tapos, density ng water over 1 plus E. Etong density na saturated class, wala tayong problema dyan kasi may total weight tayo, tsaka total volume, it's just total weight over the total volume. Tama, ang problema natin ngayon dito, sige, ano muna natin, palitan muna natin to. Yung etong density na saturated natin, ano natin, i-solve na natin. No? So, meron tayong total weight na 172 grams
over yung total volume natin na 104 centimeter cube. No? And then G sub S unknown yan, yung E unknown din yan. Okay, yung density ng water, since grams per cc yung unit natin, so yan ay 1 gram per cc, no? Alright, over 1 plus E. Ang problema natin ngayon dito, class, dalawa yung unknown. Meron tayong G sub S at saka meron tayong E. So ano yung pwede natin gawin? Class, isipin mo, yung G sub S, baka pwede natin siyang makuha dun sa GUES. Diba, meron tayong GUES na yung G sub S, W, equal siya sa ES. Wherein yung S dito, alam na natin na ito ay 1. Tama? Tapos, yung water content, pwede natin siya actually makuha. Kasi may binigay dito class na oven dried weight at saka yung total weight. Tama? So, pwede natin dyan class makuha yung water content. So, an natin dito, sulat natin dito yung water content. Equal siya class sa yung general formula natin, di ba, for water content ay weight ng water or mass ng water over weight ng soil solid. In this case, yung weight ng water natin, difference lang yan ng total weight, tama, minus yung dry soil, tama, over the dry soil. So, kung isa-substitute natin ito, yung total weight natin ay 172 minus yung dry soil natin, 117 grams, over yung dry soil natin, 117. So, may grams yan, grams. Okay, so solve natin ngayon class yung water content. So, input natin sa calculator natin. Alright, so here is our calculator. So, we have here 172 minus 117 divided by 117. So, ang sagot dito class ay 0.47. Ano ulit yan? 470085. Tama. So, sabihin na natin na 009, no? So, ito yung water content natin, no? 0.47009. So, since may water content ka na class, pwede na natin dito i-substitute. Tama. Na yung G sub S natin, no, equal siya sa i-an natin, divide both sides natin by W para mailipat na natin yung W dito. So, this will be equal to E over yung W natin na nakuha, which is 0.47009. So, this is now our G sub S. So, itong G sub S na to, this is now in terms of E. Okay? So, when we substitute this G sub S dito, ang magiging unknown na lang class is yung E. Tama? So, pwede na natin siyang masolve. Okay. So, i-an natin class dito, substitute na natin dito. So, this is 172 over 104. Equal siya sa, yung G sub S natin ay, E over 0.47009, alright, plus E, alright, and then 1, okay, lagay lang natin, and then over 1 plus E. So, from here class, pwede nating makuha yung value nung E natin. So, input natin sa calculator natin. So, this is 172 divided by 104, alright, equals, so, i-shift solve na lang natin ito, no, para mabilis tayo, alright, so, dun sa itaas, yan class ay E, so, yun yung unknown, no, so, let's say yan ay X, alright, over 47009 plus, alright, nakaharang. So, plus E, no? Plus E. So, alpha X. Yan ay unknown. Over 1 plus yung unknown natin na E. Okay, so, shift solve lang natin ito to solve for X. So, yung X natin is yung E. So, yung lumalabas class dito na E ay 1.1225. So, this is now the void ratio. Now, ang kailangan natin sa letter A is yung volume ng voids. So, eto class yung formula natin. No? So, class, yung void ratio kasi, no, pwede natin yung gamitin para ma-solve natin yung N.
No, so solving for n, it will just be n is equal to e over 1 plus e. So since may e na tayo, e ano lang natin, i-substitute lang natin yung nakuha natin na e. Alright, store na lang natin siya sa calculator para mabilis tayo. Alright, so ang n natin class ay alpha a over 1 plus alpha a. Alright, so ang sagot dito class ay, ayan, so pwede natin i-solve yung porosity natin, which is 0.52885. Tama, 0.52, sulat natin, 885. So, since meron na tayong porosity, pwede na natin to gamitin, no? So, ang porosity natin ay 0.52885. Equal yan siya sa volume ng voids natin. Okay, yan yung ano natin. And then yung total volume natin ay given ha. So, yan ay 104. Okay, so we can now solve for the volume of voids. So, solving for the volume of voids, pwede natin yan ipindot sa ating calculator. So, ang mangyari, mako-cross multiply lang to, no? So, times 104 lang natin ito. Alright, so yung lalabas dito class ay 55. 55, ang unit natin dito, ang 104 ay centimeter cube ha. So, this is 55 centimeter cube. So, ito na yung hinahanap natin sa letter A. Tama? Ayan, lagyan natin ng ganyan. Alright, yung letter B class, ang pinapahanap is yung void ratio, which is na-solve na natin actually. So, pwede na din natin ito i-box. Ito na yung sagot for letter B. Ito na yung void ratio. So, isa na lang, yung specific gravity. So, for the specific gravity, so, pwede na natin ito gamitin, oh. Yung G sub S, W is equal to ES, or actually, ito na mismo yon. So, since may E naman tayo, substitute lang natin dito. So, yung G sub S natin, equal siya sa, yung E natin class ay 1.1225 over 0.47009. At ang lalabas na G sub S ay, let's input in the calculator. So, meron tayong yung alpha A natin kanina, no? Yan yung void ratio. Ah, hindi siya void ratio. Void ratio siya, no? O, tama. Void ratio yan yung in-store natin kanina. Okay? Divided by 0.47009. Yan ay, ayan. So, ang lumalabas na specific gravity natin ay 2.38. Ano nga yun, class? 784, if I'm not mistaken. Sige, check pa ulit natin. 2.387. Oh, mali ata, no? So, okay. So, 2.38776. So, okay lang din naman yan kasi malayo-layo na yan, no? Sige, ano natin. Edit pa din natin. Alright. So, let's see. Delete natin to. 76, no? Okay. So, ito ay 776. Or 778, actually. Pwede na rin naman yon. No, but then, 7-7 nga actually, no? Sige, 7-7-8 na lang para hindi tayo, para 5, ano lang siya, significant figures. Alright, so yan ay 2.3878. So yan na yung sagot natin para dito. So class, gaya ng lagi kong binabanggit sa'yo, iche-check mo parate kung logical yung sagot, ha? Class, dun sa may void ratio natin, no, ang kinalabasan dito class ay greater than 1. So class, medyo ano ko lang, i-disclaimer ko lang ha. So class, yung mga na-compute natin dito, maaaring hindi sila talaga mag-fall dun sa mga typical values natin. Kasi class, minamanipulate ko yung mga given dito ha. Okay, so in this case class, yung E natin, ang typical values lang kasi natin dito ay less than 1. Tama, pero ano pa rin naman, actually, it exists pa din naman. No, na pwede rin naman na may case na greater than 1 yung void ratio kung yung soil natin is maputik. No, kung maputik siya. So, kung maputik kasi siya, ibig sabihin nun, maaaring mas malaki yung volume ng voids niya kaysa dun sa volume ng soil solid. No, which in this case, saturated naman to eh, yung soil natin. So, maybe, no, pwede din. It's still logical naman. No? Itong G sub S natin, ito lang yung medyo naging apektado siguro sa pagmamanipulate ko ng mga given natin. Kasi class, ang G sub S, diba, as I've mentioned, it usually falls ng mga, or yung typical values niya, mga 2.6 hanggang 2.9. Which in this case, hindi naman siya ganun kalayo. No? But then, yun nga, disclaimer, minanipulate ko kasi ito class, no, yung mga given natin. However, ano pa rin, nonetheless, ito pa rin class, no, yung mga sagot natin.
Okay, so for letter A, B, at C. So, yan na yung mga sagot para sa problem na ito. Alright,